Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Nandito lang tayo ngayon sa Barangay Utikon mga kabutingting. At mayroon tayong home service. At malapit lang naman mga kabutingting kaya lalakarin ko lang. Ang aga pa, mainit na. So samahan nyo ako papunta roon mga kabutingting. At habang papunta tayo doon ay kwentuhan muna tayo. At meron lang pala akong i-shout out mga kabutingting, yung hindi ko nasali kahapon. Shout out Carmir Boy. GW Jingward TV. Bro Gabriel Jimmy. Tsaka si Malin Lucano, Mercy Ramos, Roy ng Pasig, Donato Matias from Malibay, Pasay City. Sama ko na rin si Roberto Tibaharis from Pasay City. Yan, shout out po sa inyo lahat. At sa ating mga silent viewers, organic viewers, yan, shout out po sa inyo lahat. Kala ko, tinawag ako. So, dyan lang, mga kabutingting. Malapit lang. Kaya, nilalakad ko lang. Go! So, yan. Andito na tayo, mga kabutingting. Baba lang tayo dito. So andito na tayo sa bahay ng gagawaan natin ngayon mga kabutingting. Si Pinsang Efren. Saka si yung kapatid niya si Upong. Hey, kabutingting. Oh, yan, hello, boss, amo, manager. Okay lang. So yan, bali pinapatay ko muna yung sounds mga kabutingting. Baka ma CPR ako, mayari ako nito. Ano pa pagawa mo, boss? Yung ano, yung electric pal, kunti ano lang yun. Umaandar naman yun, tumalsik lang yung LC niya. LC? Oo, tumalsik eh. Patingin nga. So yan, ito yung electric pal. Anong tumalsik? Ito. Ano ba tumalsik dyan? Masakay, tingnan mo lang, boss. Wala namang kumalas, ha? Wala namang tumalsik. Binalik lang yan. Tingnan mo na lang. Dito tayo sa labas, mga kabutingting. Ano kaya ang tumalsik nitong electric pan na to? At bago ko nga pala ito umpisaan, mga kabutingting, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi nagmamagaling dito si Upong. Ay, este ako pala. ito pa yung kapatid niya. Kapatid nila. Pinsan ko rin to mga kabutingting. Itong gagawaan ko ngayon ay mga pinsan. Yo! Kuhan siya, di agaw. Kung siya nga na ng... Kapay-kaway, sapod ba? Ako ba? Oo. Tamurang parang napipilitan lang eh. Ako ba? So back to work tayo dito mga kabutingting sa ginagawa natin. So yan, kabutingting, pinahanda ko na yung extension at try natin kung ano yung sinasabi na tong pinsan ko na natatanggal. Hindi umaandar yan, may ilaw yan, oh. Oh, ayan, oh. Hindi umandar eh. May kuryente yan. Hindi umandar. Number 2. Yan, naka number 2 na yan, mga kabutingting. Ito yung araw niya. Number 3. Oh, wala. Ayaw umandar. Ayaw umandar, insan. Andarin mo. Ano bang natanggal dyan? Andarin mo lang. Yung itlog mo natanggal. Tagadyon. Kulang sa tagay. So dahil wala naman itong power mga kabutingting, malinaw naman yung sinabi niya na
umaandar daw pero hindi naman pala. So at try ko pala kung may ugong ba ito. Saksak ko lang ulit dito. At naka number 3 yan. So wala talagang ugong. Yan o. Nakasaksak at naka number 3. Pero wala talaga siyang power. Kahit hindi na tayo gumamit ng tester dyan ay alam na. So maghapon magdabag si Ian yan natin. So sunod nating gawin ito mga kabuting-ting ay tatanggalin lang natin tong screen. Itong ganitong klaseng electric pan mga kabuting, mga kabuting-ting ay ano lang to, pataban or kaya yung tawag niyan pagka bumili ka ng aircon or refrigerator, give away ito. Yan ang mahirap. Magbibigay ng giveaway, hindi naman tatagal. Tatagal ug papakapin. Oo. At napakalambot naman ito, mga kabuting-ting. Tingnan lang natin ito sa power cord. Itong power cord na to ay matibay naman itong mga ganito. Bibihira na ano. Bibihira na mangyayari. Na maputol. So, kukuha lang ako ng Phillips screw dito. Yan, sunod ay tatanggalin lang natin tong knob. Para matanggal mo tong knob, may tornilyo yan sa loob pag mga ganitong modelo. At yung paluwag nito ay yun yung pahigpit. Yung pahigpit nito ay yun yung paluwag. So yung pahigpit ay yun yung paluwag. So yun yung gagawin natin. Para magka-idea kayo, minsan naman kasi ito, pag hindi alam, ay binubutas na lang ito para magkasya itong knob. So yun yung pamamaraan nila. So tanggalin lang natin itong screen. Este takip ng motor o cover. At habang magtatanggal tayo ng tornilyo, magpapainit lang ako ng hinang. Para ito, tip ko lang sa inyo pag mga ganitong modelo, kahit ito napakalambot or wala siyang alog, try nyong buksan ito kasi minsan ito ay matakaw talaga ito sa bushing pag mga ganitong modelo ng electric pan, Panasonic na ano, anong tawag nito, if yan, yan yung tandaan nyo. Yan o. Yan. F-409DS-BIN. Yan. Yan yung tandaan nyo. Kahit sa stand pan na Panasonic na may 8 na ganyang ano, modelo, ay ano to. Hindi to napapakinabangan ng matagal talaga ito. Pero kung ano ka, tawag niyan maka kahit isang bisis sa isang buwan or dalawang bisis sa isang buwan, dapat ay maglalagay ka talaga nito ng langis. Kung magtatanong naman kayo kung saan nilalagyan ng langis, dito lang. Tapos pwede rin sa kabila, mas maganda pag kabilaan. Tatanggalin mo lang tong tatlong tornilyo or itong pinaka buong gearbox para hindi mo na may pagtatanggalin mo kasi ito pag hindi mo pa alam ay bearing, minsan natatanggal yan pag hindi ka marunong magtanggal nito. Ang mas maganda para hindi mo mapakailaman yung loob, yan na lang ang tatanggalin mo, yung tatlong tornilyo sa gearbox at isang tornilyo sa swing arm. So dito tayo, bababa ko lang at tatanggalin natin tong tornilyo sa swing arm. Nako, hindi na makatama gaw. Hindi na makatama sa butas. Lalo na practice. Ngayon, luluwagan naman natin tong tornilyo sa neck or sa liig para mahugot natin ito. At kukuha lang muna ako ng karton pang sapin. At kung napapansin nyo mga kabuting-ting ay napakalinis. Halos wala nga siyang alikabok.
So tatanggalin lang natin tong tatlong tornilyo sa gearbox. At ito ring palang modelo ng electric pan na to, mga kabutinting, ay napakaswerte mo na kung ma-repair mo ito ng tatlong beses. Kasi minsan itong lock na to ay napuputol or napapatid. So ngayon ay gagamit lang tayo ng flat screw para maiangat natin yung mga lock nya. So yan, naiangat na natin. At mayroon pa isang ditong hindi na masyadong naiangat. Ngayon naman ay tatanggalin lang natin ito. Yan, napakaganda pa ng bushing nito. At para hindi tayo magiging hula-hula, dahil wala naman itong power, so bago ko tanggalin yung thermal fuse ay titesterin muna natin. Yan, ito yung tester natin. At ito yung bigay ni Roy ng Pasig. Yan sir, shout out po sa inyo sir. At maraming salamat po dito sa binigay nyong tester. Araw-araw ko po talaga ito nagagamit. Basta maghanap buhay lang ako. So kailangan natin maghanap buhay, mga kabutingting, dahil meron kasi akong dalawang estudyante. So ngayon ay isit lang natin ito sa sana all. Yung sana ginagawa pa, kaya all lang muna nandyan. Ano ko na lang to, tayo ko lang, kita naman yata. So ngayon ay testirin lang natin itong linya ng thermal fuse. Ito yung linya ng thermal fuse, yan. Yan, wala tayong nare-reading. Okay naman yung tester natin. Yan, kung naririnig nyo ay nagbabaser. Kaya wala talaga. So, gagawin natin dyan, siguro ay mainit na tong hinang ko. Yan, di pa masyadong mainit. So, antayin ko lang na uminit ito, mga kabutingting, dahil hindi pa. At pasintabi sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung gagayahin nyo tong ginagawa ko. So i-push ko muna ito dahil hindi pa mainit yung hinang ko, mga kabutingting. So ayan, bali siguro ay mainit na tong hinang ko. So bago natin tanggalin, para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng thermal fuse, ay tatanggalin muna natin tong shafting nya. At para rin masilip natin yung bushing sa harap. Pero sa likod naman ay walang problema. Okay naman siya. Ngayon tatanggalin lang natin itong stopper ng LC or blade. Sunod naman ay lilihain muna natin itong ehe. Baka mamaya okay pa yung bushing, para hindi siya magasgasan yung bushing. So lilihain muna natin itong ehe nya or shafting. Kasi kung didiretso natin sa pagtanggal nya, baka mamaya ay okay pa yung bushing. Sayang naman yung bushing. So pwede na natin ito ilabas. Ngayon ay tatanggalin na natin itong thermal fuse nya. At pasitsa na kung maingay, mga kaputingting, dahil may nagpapanday dito or nagagawa ng bahay yung mga pensyan ko. Sila lang din ang gumawa sa kanilang tahanan or bahay. Nagtitipid, madami naman tong pera. So ngayon, gaya nga ng sinabi ko, ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse. So ang gagawin ko lang dyan ay puputulin ko na tong thermal fuse. At bago ko putulin dito sa kabila, ay itatap ko muna ito dito. At tupuhalan ako dito ng soldering lid. Ayan, konti na lang din tong soldering lid ko.
Ngayon ay hinangin muna natin ito para ano, saka natin ito itap yung terminal ng fuse. Yan. So puputulin na natin itong thermal fuse. Dahil wala na itong silbi, ito yung thermal fuse, napakaliit lang. So ngayon ay dahil naka number 3 naman yung ano niya. Yan o, naka number 3 naman kung nakikita nyo. So pwede na natin itong itester ulit. Kung nagkaroon na ba siya, magkaroon na ba siya ng reading or tawag niyan. Kung yun lang ba ang naging problema. So ngayon, tester lang natin. Ha, ito ay wala, hindi walang wala, hindi na to hula ha, dahil gumamit ako ng tester. So, kung nakita nyo ay mayroon na tayong nare-reading o resistance sa ating tester. So ibig sabihin ay yun lang ang problema. Ha, thermal fuse. At sisilipin ko ngayon yung bushing kung mayroon ba siyang tama or marami bang siyang gas-gas. So para makita natin yan ay gamit lang tayo ng basahan. Yan. Yan. Ito yung basahan at nilagyan ko siya ng langis. So ngayon ay ganito lang natin ito dito para makita natin kung kung yung bushing niya ay wala ba siyang gasgas. Ito naman ay wala pang kagasgas-gasgas. Talagang bumigay lang siguro yung thermal fuse niya. Ganon din dito sa kabila or sa likod na housing ay wala rin siyang ano, gasgas. So ang gagawin lang natin dyan, dahil nabuksan na natin ito, ay lalangisan lang natin yung foam dahil tuyo. Pupwedeng ang naging problema nito mga kabutingting ay kapasitor or baka bumagal kaya bumigay yung thermal fuse. Malalaman natin yan mamaya. So nilagyan ko lang ng langis yung foam niya or binasa. So kung pagbabasihan ko naman din yung ihi, kung dito sa likod ay napakalinis at yung dito sa harap naman ay medyo kinalawang. So gagawin lang natin dyan, dahil okay pa naman yung bushing, ay tatanggalin muna natin itong spacer or pinaka washer niya at lilihain ko muna at kuha muna ako ng liha. So yan, ito yung liha na gagamitin ko. Ito ay hindi masyadong magaspang kung nakikita nyo. So ngayon, ang pagliha ko sa akin naman ay ang diskarte ko pag nagliha ako ay paganito. Hindi pa ganyan. So lilihain ko lang. Kanya-kanya ang diskarte naman. Ang diskarte ko naman kasi ay ito. So yan, bali naliha ko na at kung nakikita nyo ay napakakainis at wala pa talagang tama ang shafting. So ibalik na natin itong spacer or washer. Balik lang natin. At bago natin ito i-assemble or ibalik yung ihi, lalangisan lang natin yung shafting niya magkabila. Magkabilaan. Banha man kaya? Jog banha ya, yung kabang ulok. So assemble na natin ito. At sakto lang, mayroon siyang flake konti. So ibalik lang natin. Yung mga inangat ko kanina ay iyuyupi mo lang din yon para mag-lock siya. So ayan, naibalik ko na yung lahat ng lock or na nahigpitan ko na. So ngayon ay tatry muna natin ito. At pinatay ko muna. Ngayon ay saksak lang natin itong power cord.
So yan, nakasaksak na yung power cord. So hindi nyo ito makikita, at kukuha na tayo ng pantali para makita nyo yung shafting na umiikot na. Yan, itong electrical tip na lang, lagyan natin ng electrical tip yung kahit konti lang para makita nyo lang na gumagana na or umiikot. So ayan, mayroon na siya. So ngayon ay ikutin ko lang dito sa switch at number 1, at kung nakikita nyo ay umaandar na at napakabilis pa nito, wala pong problema ang starting capacitor nito. Yan o, umiikot na, kita naman siguro. Yan o. So ibig sabihin ay thermal fuse lang talaga ang bumigay. So dahil okay na yan, balik na natin tong mga ano nya, at para mayroon na akong buhay naman o. Ano pati na naikin mo na lagi? Balik na natin tong lock. Ito, yung sinabi ko kanina mga kabutingting, nara tumagal ang electric pan, lalagyan natin ng langis dito at ganun din dito sa kabila. Ito yung ibig kong sabihin kanina. Mas maganda kasi pagkabilaan, kahit konti lang ganyan, tapos saka mo siya aalog-alugin para yung langis ay pumasok doon sa busing kahit hindi mo na siya babaklasin. So ikabit na natin itong ano niya, lahat ng tornilyo sa gearbox. Bolpen raman lagi gi. Hawiran ga umo nang di ka mao. So ayan, naibalik ko na yung mga tornilyo sa gearbox. Sunod naman, dahil nakakasigurado ako na mabilis, dahil pagka matagal ka nang gumagawa, kahit pag paikutin mo ito at hahawakan mo sa kamay, ay natatansya pagka mabilis or mabagal. Pero ito talaga, talagang mabilis pa ito, kaya itinurnilyo ko na yung kapasitor. Susunod ay higpitan na natin itong tornilyo sa leeg or sa neck. Ngayon ay babalik din natin itong tornilyo sa swing arm. Yan, balik lang natin itong tornilyo sa swing arm. Sunod ay, kung napapansin nyo, wala pa talaga siyang halos ka ano, wala pa siyang halos ka alikabok, dahil bago pa talaga yata ito. Ilang buwan na to? Taon na ba to sa inyo, kaw? Ha? Taon na? Taon na rin, may isang taon na daw pala ito mga kabutingting sa kanila. Ha? Oh, giveaway sa lagi ni. Giveaway sa mga kuan. Pag bumili ka ng rep or panas or aircon, yan giveaway to. So ngayon ay takpan na natin itong ilagay, balik na natin itong takip
Dahil sabi ko nga ay nakakasigurado ako na okay pa yung kapasitor. Ito, pasintabi po ha. Nasa inyo po kung gagayahin nyo tong diskarte ko. At ako po ay nagpakatotoo lang, hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. At balik na natin itong screen. Na? Sa gibate? Wasog ta si Jang Uyab. Mao nang wa muandar. Ha? Kanus ana man dini print. Nagubak na dini magupo man dili. Kay diferensya tu amo. Ang diferensya ini, ang daot. Shout out natin tong yan. Ah, cha sexy oh. Ayun, ayay ka. Sagdi naman. Ah, sagdi naman. Hala pagpanti diha, kayron kang. Ya pandara na, pandara. So, ngayon mga kabuting-ting ay try na natin ito. Lagay muna natin sa zero. Ngayon ay ikutin lang natin ito sa number 1 at tignan nyo, ikot siya kaagad. Yan, naka number 1 pa lang yan, oh. Dito tayo sa kabila, ayan. Number 1 pa lang yan. Tanong natin sa mga pinsan ko kung mabilis. Ano ko to ngayon? Kasangga. Ano mga pinsan? Mga boss amo manager. Okay, convincing. Minuto lang ba? Yes. Mahal pa naman pag minuto lang. Kahit magpinsan. Minuto. So, lagay natin sa number to. Yan, lalong bumilis. At kung naririnig nyo sa motor, ilapit ko tong sa cellphone ko sa motor kung naririnig nyo ba na may umuugong. Ayan. Siguro naman ay wala kayong naririnig na ugong. So, yun yung ibig sabihin, yun yung palatandaan na hindi talaga sira ang bushing. Kasi kung may ugong yan, may problema ang bushing yan. So, yun naman ay wala. At marami pa naman akong bushing dito pero hindi ko na pinalitan dahil wala namang problema. At nagiging honest nga ako sa ibang customer. Ano pa kaya dito sa mga pinsan ko? Di ba, Manchan? Yes. Wala bang RH dyan? Meron. Mamaya. Hindi, matatapos yung gawa nyo dyan pag may RH. Puminasak, kailang bayad. So yan, mga kabuting-ting, okay na tong electric pan nila ni ano, agaw. Yung agaw ay pinsan. Yan yung agaw sa Bisaya ay sa Tagalog naman ay magpinsan. Sa English, hindi ko alam kasi bubo ko sa English. Kasin ba daw? Oh, kasin daw pag sa English mga kabuting-ting. Dumudugo ilong ko pag English kaya sungguhon. So siguro mga kabuting-ting ay dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At shout out pala sa lahat ng mga silent viewers, sa organic viewers. Yan hindi po ako magsasawa na pasalamatan po kayo. Dahil kung wala po kayo ay baka hindi ko na ito ipinagpatuloy. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At kung gusto nyo naman ma-shout out sa sunod na video, pwede pong mag-comment kayo. Or kung mayroon naman po kayong katanungan, ay mag-comment lang po kayo at try kong sasagutin ng tama yung mga katanungan nyo. So yan, dito ko natapusin yung video sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na to at kung mayroon kang natutunan, pwede bang pa-like at paki-share na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong upload na video. So, laging nag-iwan sa inyo mga kabuting-ting ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Bye-bye you!